Welcome back to my YouTube channel. Yan, this is Jim. At ito na nga, post ni Ilan Licao ko kung saan meron siyang video sa Instagram stories kung saan nag-aaral na si David kung paano pasuso ng bata. Nag-ready na maging daddy. Let's watch this. Jimmy. Kaya. Sino cute? Hello, Jimmy. Ayun na nga, in fairness, parang silang cute, no? Grabe, no? So talagang pinaghahandaan na talaga ni David. Parang gusto na talaga lumagay sa tahimik. Kaya ikaw barang, maghanda-handa ka na. Lagot kapag uwi niyan. Charot. Okay, next I post ni David nga, yung minsang kahapon, yung sa kanyang Instagram story. So kinakarga niya na si Jimin, nilakad niya na sa park. At ayan na nga, picture ni Jimin, Eliana Jimin, ayan, post ni David. Ayan, nag-C4 Smart Energy Drink si David. At yan na nga yung kanilang park sa Canberra. At yan na nga, nag-jog si David ng 3.7 kilometers for 20 minutes. At minotor niya ito using Strava app. Well, diba? Hindi pinapabayaan ng sarili. Kaya may abs pa rin at macho-macho. Napaka-healthy at fit ng ating pabansang Ginoo. Next naman ay pinost niya kahapon ang Kapuso Profiles Behind the Scenes. We're giving you an exclusive behind the scenes peek into the Megawatt Kapuso Profile Shoes featuring six of the most popular sparkle artists, Juliver, Ruka, and Barda. Next! Okay, next naman ay Team Barbie Fortesa or Barbinatics is 12 years and counting. Congratulations, Barbinatics. At yun na nga, nagkaroon sila ng Zoom meeting at ito pinost ni Clay sa kanyang Twitter. Sabi na, iyak naman ako, deal with Barbie. Sobrang humble mo talaga. Cheers to more years of adventures, fun, and love, Barbinatics. Okay. Ayun na nga, kasama ang kanilang president na si May Cruz. Ayan yung top 5 admin ng Barbinatics. Si John, si Clarice, ayun. And then let's watch the video that they have created for the anniversary. Let's watch this. Kailangan ng maraming fans. Ang kailangan ko yung totoong nagmamahal sa akin. Bigo rin kailangan ng talagang makikipag patayan sa ibang artista o ibang fanbase. Ang kailangan ko yung mahinahon lang, walang sasagot sa bashers kahit ano nangyari dahil wala naman akong pakailang dun sa mga yon. Yes, right? As long as alam ko na sinusuportahan niyo ko by heart, okay na sa akin yun. Kahit hindi mag-trend or whatever, basta suportahan niyo ko, panoorin niyo yung mga proyekto ko, wala nang problema sa akin yun. Okay na sa akin yun. Thank you so much. I love you all! Ayun na nga. So, walang pakisi Barbie sa mga bashers. At saka hindi niya kailangan ng maraming fans. Gusto niya yung mga tao tunay na nagmamahal sa kanya. At ako minamahal ko na rin actually si Barbie. Actually, matagal ko na minamahal si Barbie. Medyo na iba lang ako ng konti pagkaano. Mga jackby-jackby. Pero bukod doon, minamahal ko na siya ulit na ngayon. Dalos na ngayon, kahit ano na, iba na. Tiyara. Maraming salamat po sa inyo. Suporta, paniniwala at pagmamahal sa akin. Isa po kayo sa tinutuloy kong inspirasyon na para hindi ako gumawa ng masama. Naman po, in return, gagawin ko naman po ang best po sa trabaho ko. And lagi ko po kayong papasayin sa aming tanang mga kaya. Ayun na nga, so hindi pwedeng hindi mag-insert ng joke si Barbie. Para nga naman hindi boring yung kanyang fan meet, no? So, yan na nga. Hindi pa natin nakikita yung actual anniversary celebration. So, Zoom meeting pa lang yun. So, we're waiting for the actual anniversary. Sana invited ako para mag-vlog ko. Charot. Pwede po ako member, charot. At ito naman post ni Rika, you'll never fail to make us happy. Our dearest Barbie Fortesa, mahal na mahal ka namin, Barbinatics. Ayan na nga. In fairness, kahit ganyan lang yung suot ni Barang, no? Pretty siya dito, no? I like it. At ito naman yung mga Barbinatics members. Ayan na nga.
At next po ay public service. Sabi po ng ano ng mga grupo namin, Philae Globe, yung sa amin Herolina, kasi nga itong babaeng to si Joanne Pinote, yan, beware of this person, nagpapakalat ng fake news about David, bidabidahan daw yan at nagmamarunong sa projects ng Barda. Joanne Pinote daw ang real name niya, at sa ex siya si Jintas Baby ang account niya, J Baby sa TikTok. My friend just told me that, don't believe her. So yan nga, public service guys sa mga Barda fans, wag na wag susuportahan at papanoorin daw yung mga videos niya, at wag makikipag-engage especially sa Facebook. Alam ko marami siyang followers sa Facebook, ay parang 18,000 din yata or 20,000, pero yung sa ano, yung sa, at saka huwag na rin panoorin at mag-engage doon sa mga videos niya sa TikTok at maging sa Twitter. Actually, spoiler tong babaeng to, siya yung nagpakalat ng mga videos at pictures sa Pulang Araw na pinagbabawal ilabas. Siya yung source nun, guys. Next naman ay propromote ko ulit ang aming fans club, Herolina of Pulang Araw Official Fans Club, and we're already at 111 members. So kung gusto niyo pong mag-join, join lang po. Hanapin niyo sa Facebook yung aming Herolina of Pulang Araw Official Fans Club, and then you could join at para makasama ko kayo pagdating ng mga events. Sasabihan po namin kayo doon sa mismong page namin kung kailan po merong event si David o yung Barda. Para ho ano mag kita-kita tayo. Kita niyo ako, di ba? Next. Ito na nga. So, I posted this 1 year ago. That was February 28, 2023. At yan na nga yung post ni David sa Twitter na pack Pierce. Sabi niya ganun kay Barbie. At in fairness, napaka-cute nila dyan. Ito, gusto-gusto itong picture na to. Di ba? Ganda. Bagay na bagay. Grabe. I so love it. Ito, more pictures kami na si Nathan Perolino at si Vince Maristella. At yan. Yun yung pinaguna ng picture. O, tapos sinumkulam at kinat ko. Di ba? Ang cute nila. O, yan yun. Di ba? Bagay na bagay. Or ano, K-drama couple. Ay ano, nag-kiss na sila. Kahit sa ano lang, sa cartoon lang. Sa animation lang, sa drawing. Ayan. O, ito naman yung magkasabay silang nanood ng Maria Clara at Ibarra na pinost ni Sir Nathan yata nag-post nun. Ayan. More BTS pictures of the Ikayo ng Lola Ko episode, Lady and Luke. Ito, gusto ko yung nasa scene, ay yung nasa pool scene na to. I like that. Ang bababaw lang pala, no? Parang 3 feet lang yata yung pool. Pambata pala. Ayan. And now, yung mga sa mga nagtatanong, okay, si David po ay uuwi ng February 29. Walang sinabing oras. Huwag nyo na kong sunduin sa airport, guys, no? Please lang. And then, po, nasa Canberra ho siya. Tapos, kung hinahanap nyo si Kay, nasa Sydney po yun. Yung nag-ano, yung nag-absent para lang manood ng concert. Nagpaalam daw sa school, mga elite-elite daw sila, ganun-ganun, privilege. Yun actually yung chismis. Grabe, no? Nag-absent para lang manood ng concert, no? At hindi na po siya sinama ni David dun sa ano, sa Canberra, kasi nga, hindi na siya welcome dun, no? Duh! Kahit konti, hindi siya welcome dun. Now guys, if you like this video, please give it a thumbs up and please subscribe to my YouTube channel for more Barda updates. See you on my next vlog. Bye!